For today's episode, samahan nyo kaming mag-birding sa Infanta, Quezon para hanapin ang isang uri ng hornbill na dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Makakakita rin tayo ng iba't ibang uri ng ibon at isang napakagandang native tree na may magandang bulaklak. Tara, simulan na natin! Mula sa matataas na bundok hanggang sa kasuluk-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Malapit na tayo sa area kung saan tayo maghahanap ng mga ibon. So, isa sa mga inaasahan natin na makita, na hinuhope nating makita, ay yung rufous hornbill. Yung tinatawag din na kalaw. Iba pa yun, yung lagi natin nakikita na Luzon hornbill, yun ay tariktik. Yan, sana makita natin. Siyempre, sana makita pa tayo ng mga ibang ibon din. At kung meron man, mga puno. Yan. Mga native trees. By. Here's to the broken man who stood and watched when he heard you can't. 'Cause it shows me that faith is more than sight. Okay, nandito na tayo sa unang spot natin. Along the highway lang. Sa bridge. And sa tingin ko naman safe dito sa pinag-parkingan natin. Ready? Ready. Tara. Natin dito sa gilid ng bridge. Ayun yung bridge, oh. Kasi medyo malalayo yung mga puno dito sa bridge na to. So dito may daan. Tignan natin kung may makikita tayo dito sa maikling trail na to. Salisi o Ficus benjamina. Mag-antay tayo kasi may mga pumupunta-puntang mga ibon. Ito, kasalukuyan kaming nakakita ng flower pecker. Cute niya kasi meron siyang daladalang prutas . Nagpapalipad ako ngayon ng drone tapos may nakita ako dito. Pila-pila siya. Daming level ng waterfalls. Ang ganda. So ito, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Hirap lang niyang mapicturean kasi medyo maliwanag ngayon ang araw. Pero ang ganda, ang daming falls.
So wala dito yung hinahanap natin na Rufus Hornbill. Ewan, baka late tayo. So ang gawin natin, sakay tayo ulit kay Eli, tapos mag-drive tayo na mabagal. Tignan natin kung may mahanap tayo. Tara! Meron pa tayong nadaanan na isa pang bridge. So, subukan natin dito. Dito mas malapit yung mga puno sa bridge na to. Baka may manap tayo. So, ano? Maganda tong spot na to. Tahimik, sarap mag-car camping, pero hindi yun yung main goal natin sa pagpunta dito sa Quezon. Goal natin ay ma-picture ng mga ibon. Kahit Rufus Hornbill lang, uwi na kami. So ayun, meron kami mga nadaanan kanina na spots. So try natin yung mga spots na yun. Hanap tayo ng medyo malilim sa close area siguro. No? O tara. Okay, third spot na natin. Sana dito na talaga yun. Roadside, iwan natin dito si Eli tapos may papasukan tayong iskinita. Tara. Ayos dito, ang lamig. Daming puno. Lumipad dito. Philippine Fairy Bluebird. Oh. Nakuhanan mo. Nice. Babalik tayo dito sa may bridge. Lapit lang pala nun. Dito sa una nating spot. Saka tayo para sa steps. Yeah. So, iniwan muna namin doon si Eli. Mas lakad-lakad para mas makita natin. So, mag-alas 12 na rin siguro. Sana magutom na sila at kumain dito sa may fruiting tree na nakita natin kaninang umaga. Recommended talaga dito maaga. So, anong oras na tayo nakarating kanina? 9:30. Dapat siguro mga 7, no? Pero may local kaming mga nakausap. At tanghali daw, bumabalik din ang mga kalaw dito. Sana. Tanghali tapos hapon. Kaya naman, kinuha ko na si Eli. Doon sa kanina natin pinagparkan para at least nandito na tayo. Yung mga pagkain natin, lunch, nandito na rin. Narinig daw kanina ni Celine eh. Pero medyo malayo. Tignan natin. Iba yung huni niya kesa sa mga tariktik na nakita natin ng mga nakarang episode. Medyo nakakatakot ang huni niya. So 12:30 na ng tanghali. Mag-set up tayo dito sa spot natin ng mga upuan. Kasi baka biglang pagka kumakain na tayo sa loob ni Eli, saka dumating or marinig natin yung hornbill. At least, nandito na tayo sa labas at hindi na tayo magkukumahog pag nasa loob. So, ayun. Hindi pa rin kami sure kung makakita kami ngayong episode. Pero sulit na rin kasi nakagawa ng isang educational TikTok si Celine ngayon. Para sa mga sumusubaybay sa TikTok Reels ni Celine, malamang napanood nyo na yan. Ang ating pagkain for this episode ay wow, spaghetti. Init.
So nainit na to sa loob ni Eli habang naghihintay tayo dito. Ang hornbill na hanggang ngayon wala pa ring paramdam. Nagutom na't lahat. O, ito na. Kaya na tayo. Meron tayong bagong camping equipment na galing sa locals. Yan. Spork. Napangahandi nito para mas onti yung dadali natin. Yan. Salamat sa mga kaibigan natin sa locals. Yan. Subscribers daw natin yung may-ari nito kaya ay, nagregalo sa amin ito. Thank you. Meron pang, ano nga yung isa? Titanium mug yan. Magagamit din natin yun pag magkakape sa kagubatan. Yes. So ito yung setup natin ngayon. Tabing-tabi lang talaga kung saan tayo naghihintay ng hornbill. Kesa dun sa loob ni Eli. Sa presko. Ayan o, daming puno. So tara, kain tayo. Spaghetti sa kagubatan. Paano yung spaghetti ko eh? Relax lang dito sa gilid ng kalsada. Namimiss na namin yung ganito. Namimiss na namin sa Sorsogon. Anyway, malapit na siguro last 2 episodes. Tapos balik Sorsogon na tayo. Parang di tayo suswerte ngayon, ako. Hindi rin namin trip na mag-overnight dito, puro campsite at wala. Bigla ko na lang naisip na sobrang lawak ng ano, nawawalang kagubatan dahil nauuso na yung campsite sa kabundukan. Resort. Maganda nga yung view pero yung view pabalik. Wala ng puno eh. Kaya wala, uwi na lang kami. Tapos may isa pa tayong pupuntahan na bird sanctuary next episode. Ayan, bago tayo bumalik ng Sorsogon. Yes! So ayun, 2:30 na at nag-decide na kami na gumora. Hindi talaga tayo sinerte today. Pero to be fair, hindi din naman natin masyadong sineryoso. Chill lang tayo ngayon. Okay din kasi ang mahalaga, yun nga sabi namin kanina, mahalaga nakalabas, nakapiling ang mga puno at halaman at iba pang mga creatures. Test drive na rin to para sa pag-uwi natin sa Sorsogon. Yan, para mas malaman pa natin kung may mga kailangan ipaayos pa kay Eli. Yes. Ngayon naman, meron tayong pupuntahan na isa pang spot. Kanina nung papunta kami dito, kitang-kita yung ganda nitong spot na to kasi may mga puno na namumulaklak. At titingnan natin kung gaano sila kaganda sa malapitan. Let's go! Okay, nandito na tayo sa spot natin. Last spot for this episode. Kaninang papunta tayo, nakita ko sa daan na may mga puno na may pula-pulang bulaklak. At yun nga, sa gitna ng green na forest, kitang-kita yung red. At dito sa gilid ng daan, merong medyo malapit-lapit. At i-picture natin, ito ang rarang, isang Philippine native tree. Hanap tayo ng magandang spot na malapit sa puno tapos nakikita sa camera natin yung features ng mga bulaklak niya. So itong Philippine native tree na to na may magagandang pulang bulaklak ay tinatawag locally na rarang. Yung scientific name niya ay Erythrina subumbrans. Yan. Tapos natural siyang tumutubo sa low to medium altitude na mga forests. Usually secondary forests. Ibig sabihin, yung mga gubat na natural na nag-regenerate after ma-disturb yung primary o original forests.
Tapos meron siyang kamag-anak na kahawig niya. Isa pang Philippine-native tree. Yung tinatawag na Dapdap o Erythrina variegata. Tapos yun naman, sa coastal areas, sa mga malapit sa dagat, tumutubo. And may subtle differences yung bulaklak nila. Itong rarang yung mga petals. Yung mga petals niya rounded. Tapos yung sa Dapdap, medyo patulis. Tapos yung fruits ng rarang ay yellow-green, mahabang pod. Si Dapdap, black. Babe? Babe? White-eared dove yata to. Ayan o. Nandito sa isang ficus din. Ano nga ba yung sa kamigin? Hagimit. Ayan o. Kumakain siya. Kita mo? Ayan o, gumagalaw. Ayun. Hindi rin kami sure kung bakit may colors sa paa itong white-eared brown dove na na-document natin dito. Pero maya-maya after natin ma-document itong dove na to, may isang maganda pang ibon na nagpakita sa atin. Ang scale-feathered malkoha. Spaghetti ulit. Round 2. Merienda naman. Daming ginawa nung isang araw ni Celine ng spaghetti. So ito, binaon namin. At nakakagutom. Yan. Merienda tayo. Vegan yan. May mga mushrooms. Kamusta pagkakainit ko? Sarap ba? Sarap. Perfect. Ay, nakahabol pa yung malkoha bago tayo umuwi. Astig! Nakadalawang ibon pa tayo. Although nakita na natin yun, hindi sila lifers. Nakakuha tayo ng ano, nagkaroon tayo ng magandang footage nila. Kaya okay na okay pa rin. Yes! Di man tayo successful sa main goal natin, which is yung Rufus Hornbill. Ayan. So ganun talaga, hindi tayo palaging sinuswerte. Pero buti na lang, hindi naman required talaga yung Rufus Hornbill. Di katulad nung nakaraang episode natin, yung Blue Nape Parrot, which is required na makunan talaga natin. So, masaya pa rin. Adventure, nakalabas tayo. Nakahinga tayo sa city life. So, ayan, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa maikling adventure na to. Abangan kung nasa naman kami sa susunod na episode.